Opo, pero dalawang klase po yan. Guys, para itong white Christmas tree. So guys, nalalapit na nga ang Kapaskuhan. Nakapaglagay na ba kayo ng Christmas tree o parol sa inyong bahay? Magbibigay ako ng ilang halaman na pwede mong gawing Christmas tree. Isa na rito ang Italian pencil pine. Isa itong low maintenance na halaman. Mabibili ito sa mga plant shop, 850 hanggang thousands. Siyempre, depende sa laki ng halaman. Lumalaki ito ng 20 cm o 65 feet. At mas prefer nito ang full sunlight. Blue pine. Blue pine is one of my favorite kasi pino ang dahon niya. Blue pine ang tawag sa kanya kasi kulay green. Ewan ko kung bakit yun ang tinawag sa kanya. Guys, pwede ito indoor or outdoor. Kalimitan, mabibili mo sa mga plant shop, 250 pataas. Depende sa laki at taas ng halaman. At dahil kaibigan ko ang may-ari ng halamanan, binigay niya lang sa akin ito ng 200 pesos. Guys, sinasama ko din to sa mga landscape project ko kasi maganda siyang ilagay sa harapan ng bahay. Cypress tree plant. Ang cypress tree plant ay isang magandang decorative accent para sa mga balcony and front yard ng isang bahay. Madalas ko ito nakikita sa mga harapan ng bahay sa mga subdivision. Ang dahon nito ay mukhang snowflakes na tumataas na parang pyramid. Mas prefer nito ang full sunlight, kaya bagay ito ilagay outdoors. Maki plant or fern pine or yew pine or Japanese yew or Podocarpus macropilus. Maki na lang para madali. Madali lang tumubo ang maki plant kahit saang lokasyon. Prepare din ito ang full sun and outdoors. Madalas mo nga lang itong iprune para ma-maintain ang gusto mong shape nito. Mabibili mo ito sa mga plant shop, 150 to 450, depende sa laki niya. Sinasama ko rin ito sa mga landscape installation ko. Norfolk Island Pine or Araucaria Plant. Ang Norfolk Pines ay hindi pwede sa sobrang lamig na klima dahil isa siyang tropical plant, kaya madali siyang mabuhay dito sa Pilipinas. Madalas ko rin siyang makita sa mga harap ng bahay dahil maganda siyang ilagay sa mga front yard at clubhouse sa mga subdivision. Madalas din ito available sa mga plant shops na mabibili 250 hanggang 450. Depende sa taas nito. Maganda rin itong lilim sa mga halaman. At tumataas ito 60 feet hanggang 80 feet. Eugenia plant. May dalawang variety ang Eugenia plant, isang green at isang variegated. Ang Eugenia ay perfect for outdoor plants. Nag-orange ang mga dulo ng dahon niya, lalo na kapag naarawan. Wala man siya classification tulad ng sa mga pine trees, mabilis naman siyang lumago, kaya madali mo siyang ishape na katulad ng Christmas trees o sa hugis na gusto mo. Madalas din siyang isama sa mga landscape installation project.
Battle Brush. Ang Battle Brush ay isa ring outdoor plant. Ito ay may dalawang variety, Battle Brush at Golden Battle Brush. Minsan, para itong Christmas garland kapag lumalaki. Maganda rin itong i-shape na parang Christmas tree. Madalas din itong isama sa mga landscape project. Mabibili mo ito sa mga plant shop, 100 pesos pataas, depende sa laki ng halaman. Fukien Tea Tree or Chaang Gubat. Ang Fukien Tea Tree or Chaang Gubat ay very common dito sa Pilipinas. Ito ay mayroong healing effect sa katawan ng tao. Madalas ko ito makita na available sa mga plant shop na pinagapang sa mga inihugis na kawat na gaya ng Christmas tree. Madalas din ito gawing materyales ng mga bonsai collector. Ito ba yung mga Chaang Gubat? Ay, opo, pero dalawang klase po yan. Anong ano to? Yung ano ng, yung sa gubat po, yung malalaki po yung nakatapos. Ah. Yan po. Guys, this is 1,000 pesos. Mabibili mo ito sa Bay Laguna. Marami nito dito. Variegated African Talisay. Ang variegated African Talisay ay isang halaman na nakaka-relax at nakaka-alutingnan. Ito ay parang white Christmas tree. Prefer nito ang full sunlight at outdoor. Medyo may kamahalan nga lang itong halaman na to na nagre-range 15,000 hanggang 100,000. Depende sa lago at taas ng halaman. Kaya kung next time na mag-aalaga ka ng mga halaman, pwede mo i-try ang mga nabanggit ko. Happy 10K subscriber na pala sa aking YouTube channel. Thank you po sa aking mga viewers and subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At remember, Jesus is the reason for the season. God bless everyone. Thank you for watching. God of God, love.